up sa inyo mga Klinyans. Ako nga pala si Dominic Milo mula sa 9A. Ngayon ay meron tayong panibagong video at natatalakayin mula sa ICT Trivia. Dahil marami sa ating katanungan kung ano nga ba ang input devices at ang output devices. At pang hinihintay natin, halina't ating simulan. Ano nga ba ang input at ang output devices? Unahin natin sa input devices. Ang input devices ay isang sistema na binibigyan mo ng command o control signal upang gawin niya ang bagay na iyong pinapagawa. Ngayon naman sa output devices. Ang output devices ay isang sistema rin na hindi mo na binibigyan ng command or control signal, ito'y kanyang sinasagawa agad. Meron na kayong kaunting kaalaman patungkol sa input devices at ang output devices. Ngayon, ating alaman naman kung ano ang mga halimbawa nito. Simulan natin sa input devices. Ang input devices, merong linalaman na keyboard, mouse, digital camera, scanner, joystick at microphone, at iba pa. Marahil kaunti ang aking binanggit. Ngunit ayan ang kadalasan nating nakikita sa computer shop o gaming shop. Ngayon naman sa output devices. Ang output devices ay meron linalaman na monitor, printer, headphone, at computer speaker. At iba pa, marahil kaunti lang din ang aking binanggit. Dahil ayan din ang kadalasan nating nakikita sa computer shop. Meron na kayong kaalaman kung ano ang input devices at output devices at ang mga halimbawa nito. Ngayon naman, dumako tayo kung paano ito gumagana ang input devices at ang output devices sa isang sistema ng computer. Unahin natin sa input devices. Ang input devices ay mayroong keyboard na kung saan na kailangan mo ito pindutin upang gumana at mapakita niya ito at mapresent niya ito sa keyboard. Pangalawa, ang mouse na kailangan mo rin pindutin at galawin upang kung ano man ang gusto mong pindutin na application ay mapipindot niya sa pamamagitan ng iyong control signal. Pangatlo, ang joystick. Ang joystick ay kailangan mo rin itong galawin upang gumalaw ang isang bagay. Pangatlo, ang microphone. Kailangan mo dito magsalita upang madala niya ang iyong sinabi papunta sa sistema ng computer. Ngayon, alam na natin kung ano ang input devices at paano gumagana ang mga halimbawa na binigay ko kanina. Ngayon naman sa output devices. At tulad nga sinabi ko, meron siyang monitor na kung saan na hindi natin kailangan bigyan ng command or control signal para gumana ito dahil pinipresenta niya dito kung ano ang iyong pinipindot sa pamamagitan ng mga input devices na binanggit ko kanina. Pangalawa, printer, na kung saan na hindi mo na rin kailangan bigyan ng command o signal control upang sundin niya ang iyong mga bagay na gustong gawin. Dahil kusa niya itong gagawin at ipiprint niya. Pangatlo, ang headphone, na hindi mo na kailangan din bigyan ng signal control kundi isasaksak mo lang ito sa iyong mismo computer at ikaw na mag-a-adjust ng sound dito at kusa na itong tutugtog. Pangatlo, meron tayong computer speaker na kung saan nakatulad lang dito ng headphone na hindi mo na kailangan kontrolin kung ano man dahil kailangan mo dito ay i-adjust at isaksak ang speaker na yon. Kung paano, hanggang dito na lang ang aking trivia. Sana'y marami kayong natutunan sa ating trivia ngayon. Paalam, hanggang sa muli, mga Krinyans. Bye-bye!